Good morning, guys. Kamusta kayo lahat? At pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit after ilang araw. Kasi alam niyo naman, may bagyo tayo. Medyo marami muna akong inasikaso. Yung mga ating mga gulay pala is sira na lahat. Wala na tayong mga pagpipitasan. Yung sitaw natin, daba lahat. Bulok ang bunga. At dito tayo sa bukid ngayon. Kasi may gusto lang akong i-share sa inyo na good news. Kasi yung isang inay na kalabaw is nanganak na. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. Pakita ko sa inyo yung bagong panganak na kalabaw, yung baby. Siyempre, bago natin simulan yan, bago ko ipakita sa inyo yung babying kalabaw, sana hindi nyo makalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba at pati na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga videos, sa ating mga bagong vlogs. So, hindi ko na ba patagalin, ito na, papakita ko na yung babying kalabaw. Ito sila sa, ito kumakain yung nanay. Yan. Yan na yung babying kalabaw. Bagong panganak pa lang. Bali, pinanganak siya is October 28 ng madaling araw. Kasagsagan ng bagyo. Bakit? Putik-putik na yung mukha mo. Bali, ilang araw pa lang siya, guys. Magaling na siya tumakbo. Hindi ako nakakapag-vlog kasi, guys, maulan. Maulan pa lang dito eh. Ayun, tubig-tubig pa yung dinadaanan ko. Ito, pati yung nanay niya putik-putik, pati siya putik-putik. Kasi maputik itong sakahan na pinagpapastulan ko. Gawa na nga ng maulan. Ngayon lang umaraw eh. Kaya sinamantala ko na para share ko sa inyo, may pakita ko sa inyo yung update sa mga kalabaw natin. Ayan, lalaki to eh. Oh, lalaki. Ayan. Bali, ilang araw pa lang siya. Five days pa lang siya, guys. Magaling na siya tumakbo. Binantayan ko pa to nung kasagsagan ng bagyo kasi kakapanganak lang yung pusod niya. Ano pa, basa pa. Nilagyan kong kapote. Sa awalan ng Diyos, okay naman siya. Hindi naman ngingat-ngat ng nanay niya yung ano, yung kapote. Yan. May blessing ulit tayong panibago kahit nasira yung gulay. At least, may binigay pa rin si Lord na blessing. No? Pangalan niya is Paeng. Kasi pinanganak siya ng bagyong Paeng. Yan. Lalaki siya eh. Paeng! Ano? Putik-putik ka na. Oh. Ayan siya, guys. Oh. Yan. Ano? Oh, papakamot pa. Tibay ka no, matibay. Kahit may bagyo. At least, 'di ba? Okay lang 'yung nasirang gulay natin, at least. Meron ka. No, fine. Malaking blessing pa rin. Yan, sinusundan ko siya. Nakikurious siya dun sa aso na kasama ko. Ayan o. Yan. Yan, banding kami muna. Sobrang bait niya. Hindi siya mailap. Maamo siya, guys. Pati nanay, syempre mabait din yung nanay niya. Yan, tambay-tambay kami. Ano? Lilim na tayo? Lilim na?
bait pa rin talaga ni Lord, no guys. Kahit nasira yung gulay, meron siyang pinalit. May blessing pa rin siyang binigay. Kahit nasira yung gulay. Kaya, thankful pa rin ako. At least, safe tayo. Yung gulay, pwede namang magtanim ulit yun. Pwede namang palitan ulit. Pwede magtanim ulit. Bumili ng bagong buto. Yan. Pero syempre, sayang. Pero okay lang yun. At least safe tayo. Kaysa sa ibang lugar, kawawa yung mga namatay. Condolence sa family ng mga namatayan. At yun. Kaya natin yan. Bangon ulit. Ganun talaga ang buhay. Pag nadapa, bangon ulit. Papalilim ko na sila guys. Doon sa puno muna kasi hindi pa pwede sa ilog to eh. Medyo malakas pa yung ilog. Pero medyo malinaw na. Baka kasi maanod pa. Maliit pa siya eh. Ilang araw pa lang yan. May napantuhod. Kaya yun. Sa puno lang muna. Pero yung dalawa. Yung dalawang kalabaw ko doon. Yun. Lalagay ko sila sa ilog. Yung dalawa doon. Kasi malalaki naman na yan eh. Eto, hindi muna. Diyan lang muna sa puno. Palili muna sa puno. Ano, napapagod ka na? Ayan siya guys. Inaamay-amay niya ako. Hindi ko pa, ano, ginagamot ko pa yung pusod nito kasi baka uurin. Gawa ng laging umuulan. Laging basa. Ay, pusod niya. Eh, pusod mo. Kamusta yung pusod mo? Nalagyan ko kol kahapon to eh. Ayaw niya pag hinawakan niya pusod niya. Nahanap niya yung tatawag. Nika dito. Sarap tignan, sarap panoorin. Na ngayon daw baby pa lang. Meron na siyang kapatid. Ayun, may kuya siya. Ayun yung kuya niya. Yan. Ayun, matanda. Buntis din yun, guys. Hindi ko pa sure kung kailan mga anak. Kasi, ano pa eh. Hindi pa masyadong ano yung dede niya. Payat pa. Gahanap na ng tubig. Lulublob ka na? Oh, lulublob na. Oy. Hindi naman sa tubig. Nainitan ka na? Oo, oh, galing ah. Oo. Oh, yabang pa. Hello? Oo. Oh. Oo. Oh. Nakangat-nakat pa yung ulo. Pagod ka na maglakad-lakad. Hindi ka pa pwedeng ilagay sa ilog to guys eh, kasi malakas pa yung ilog. Hindi pa pwede to, itong baby na to, si Paing, kasi baka maanod. Hindi niya pa kakayanin. Siguro pag nag-isang buwan na siya ganyan o kaya mga 3 linggo, pwede na siguro sa ilog. Pero depende sa tuhod niya, tsaka depende rin sa ilog kung malakas o mahina. Kahapon ito hindi ko na nakuha ng video kasi andun sa may pinagtalian ko nakalublob sa putikan. Kaya yan, putik-putik siya. Umulan na naman kasi kagabi kaya yan, nahugasan na naman siya. Yung ulo na lang niya yung may putik.
Kasi yung nanay niya, yung dede, putik-putik din. Pag dumedede siya, ito sumasayad lahat yan, mukha niya. Kaya putik-putik lahat. So guys, ipapalublob ko na sa ilog yung dalawa na yon. Tapos ito, itong mag-ina, si Paeng tsaka itong nanay niya, lalagay ko muna doon sa mga puno doon sa may kakawiyan namin dyan. Sa dati nilang pinagtatalian sa mga bayog. Ito, laki pa rin ang dyan. Mataba kasi. So yun guys, hanggang dito na lang muna. At papalilim ko na sila. So, thank you Lord kasi maagang pamasko. Maagang blessing. Kaya ganun talaga. Meron man nawawala, pero may dumarating. Di ba? Kaya thankful pa rin ako kasi meron pa rin dumating na blessing. Kahit may nawalang, may nawala, may dumating, may bumalit. Kaya yun, hanggang dito lang muna. See you sa next vlog ulit guys. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. And maraming salamat. See you sa next vlog. Bye bye. Ingat tayo lahat. Alright, dito na sila. Bye-bye.